Magandang araw, narito ang balita sa oras na ito. May kabuuang 20 billion pesos ang inilaan para sa allowances at COVID-19 compensation package para sa mga healthcare workers sa budget para sa fiscal year 2024. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos para sa kanyang 2024 budget message na ang nasabing halaga ay inilaan para sa health emergency allowance at COVID-19 compensation package para sa mga eligible at non-eligible healthcare workers. Sa kanyang pangalawang State of the Nation address, nangako si Pangulong Marcos na ipalalabas ng gobyerno ang COVID-19 health emergency allowance at iba pang benepisyo na nakalaan sa mga healthcare workers. At yan ang balita sa oras na ito. Ako si Rufa Mokalid. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Asia Brewery Rewards. Drink, collect, and win. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Radyo Bida. Mas malakas. Mas malinaw. Radyo Bida. 882. Dito. Bida ka. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah Abdullah at Juwairia bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni Barm Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers. MHS Delivers. Ila maalam tanay nakaantala limul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all knower, the all wise. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh at isang magandang araw ng Huwebes. Ikatlo ng Agosto, ikalabing anim ng Muharram sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwairia bin Emran Muhammad, at ito na po ang ika-129 na episode ng ating programa na parin walang ibang hiniling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Mag-chat naman kayo dyan sa live stream at mag-text sa ating mobile, sa ating text line na 0955-799-4778. Para sa ating mga live stream viewers, mapapansin ninyo, nag-iisa ako ngayong araw na ito. Si Ati Salin on travel ngayon. Good luck sa ating mga on field workers ngayon na may mga trainings at may mga meetings na kailangan attendan outside of the BARM or outside of Cotabato City, outside of the regional office. Good luck. Via Manila, stay safe. Ingat po sa inyong endeavors. Pero si Kuya Hamsi, get well soon. Unfortunately, hindi siya makakasama ngayong araw na ito. Pero he's fine. He's recovering. Walang connect ang kanyang
not feeling well sa ating health and safety first mamaya. Alhamdulillah. But ako lang po ang makakasama ninyong bosses ngayong araw. No. Meron po tayong guest mamaya. Meron at ito na po ang ating huling installment ng Bed Sea series para sa ating Bangsamoro Economic and Development Council na mga episodes. Ang ating huling topic sa series na ito ang Peace, Public Order, Safety and Security Committee. Mamaya makakasama po natin sa ating phone patch sa via call ang planning officer ng Ministry of Public Order and Safety, Sir Abdul Rahman Makapendeg or Sir Mac. Kung okay po ang technical side natin magtawag sa kanya, pwede po natin siyang marinig mag-hi ngayong mahab before ng balitaan. Marinig po natin siya maya-maya. Pero for now, meron po tayong nag-comment sa ating chat. Watching from Acacia Street, San Pablo Village, Cotabato City. Hello, Sir Khalil. Khalil Ara Ascali. Shukran sa inyong comment. Welcome. Welcome po sa ating mga nakikinig ngayon sa ating mga radyo or nanonood sa ating live stream. And we have also long time winner ng ating text line. Oh, may sa ating segmentong KKK, Sir Roger Brizuela, sabi niya, salam mga kabalay, keep safe to all. Thank you. Keep safe din po, sir. And we have, aside sa live tayo sa Ministry of... Okay, available daw ang ating guest on the line. Pwede po natin parinig ang kanyang boses. Assalamualaikum, sir. Hi, waalaikumsalam po. Waalaikumsalam. Ito po ang ating guest ngayong araw nito, si Sir Mac, para pag-usapan ang POSCOM. Sir, kumusta po kayo, sir? Okay naman po. Kamusta po? Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin at dito po ako on behalf of our good minister, Minister Hussein P. Munoz na Ministry of Public Order and Safety. Yes, thank you sa pag-accept ng invitation. I understand medyo ambush yung interview. Pero shukran for your ready na pag-accept. Oo naman po, para naman po sa Bangsamoro ang mga lahat na ginagawa natin. Yes, exactly. Then sir, relax lang po kayo sir. Inshallah later sa ating episode, mas lalo tayong makapag-usap, marinig ang topic natin ng POSCOM or ng MPOS din, ang mga activities. Yes po, inshallah po. Sana po yung mga listeners natin ay may matutunan. Mm-hmm. Yes. With that, we will be hearing from Sir Mac maya-maya. And tayo po sa ating MHS Delivers program ay magbabalik makalipas nitong mga paalala. Magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad, empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Barra at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Sumba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarize. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima,
proof of billing ang 6, 2 piraso ng 1x1 ID picture, pang 7, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang 8, authorization letter na nagpapahintulot sa pag-ibig fund na investigahan ang beneficiary. At ang huli, pang 9, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSB Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Tayo po ay nagbabalik sa MHS Delivers. Ngayong araw na ito, meron po tayong 3 balita. Una, MHSD, ginawad ang 6 na training center sa mga masayang residente ng Baloy, Lanao del Norte. Pangalawa, MHSD, TAF at UP Min magkasamang binisita ang Ground Zero sa Marawi City bilang bahagi ng Training on Fundamentals of Land Use Planning and Policies. At pangatlo, mga division at section ng MHSD, iniulat ang mga natapos at hamon sa unang monthly in-house updating. Para sa ating unang balita, MHSD, ginawad ang 6 na training center sa mga masayang residente ng Baloy, Lanao del Norte. Matapos ang maraming taon ng pamumuhay sa takot at kawalan ng katiyakan dulot ng mga sigalot at matagal na digmaan, tuwang-tuwa ang mga residente ng Barangay West Poblacion, Baloy, Lanao del Norte o LDN na masaksihan ang pag-unlad matapos igawad ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM sa pangunguna ni Minister Attorney Amid Aminuddin D. Bara at Bangsamoro Director General BDG Ismael W. Ibrahim. Ang 2-story multipurpose training center noong 29 ng Hulyo 2023. Pinondohan sa ilalim ng Special Development Fund o SDF 2020 ang training center na partikular na tinanggap at pananatilihin ng Rabbi Tatul Kutba Bill Philippine Baloy, Advocators League of the Philippines Baloy, na kinatawanan ng presidente nito na si Alim Anwar D. Sheikh. Ang organisasyon ay may 96 na miyembro na naglilingkod sa hindi bababa sa 50 masjid sa lugar at naghati dito ng mga sermon tuwing Biyernes at nagsasagawa ng lingguhan at buwan ng mga seminar tungkol sa Islam. Sinabi ni Barangay Chairperson Abdul Malik D. Ali na ang gusali ay maaaring maging daan hindi lamang para sa mga aktibidad ng Islam kundi pati na rin sa iba pang mga programa at aktibidad ng local government units at iba pang stakeholders. Ito ang bunga ng mahabang pakikibaka sa Lanao del Norte. Ang Baloy ay naapektuhan ng digmaan at kaya naman bilang kapalit ang mga gantimpala, pagkakataon at iba pang pagpapala ay inaani na ngayon ng mga pamilya ng ating mga dating mandirigma, mga pamilya ng syuhada o martir at ng mga taga-suporta ng ating jihad sa munisipyo. Hanggang sa panahong ito, ang MHSD ay nagpapatayo ng hindi bababa sa 5 mga training center at 50 mga unit ng pabahay sa lugar. Wika ni Minister Bara. Tinukoy niya ang training center bilang isang amana o tiwala na ibinigay ng gobyerno ng Bangsamoro. Ngunit kapag hindi natin naisagawa ang ating mga tungkulin at responsibilidad, hindi lamang tayo mananagot sa Bangsamoro kundi maging sa lahat ng nagbabayad ng buwis sa bansa. Itong black grant ay mula sa national revenue, pagbibigay diin niya. Ito ay isang resulta ng ating jihad, ang pagsusumikap ng mga mujahidin at syuhada, ipinahayag ni BDG Ibrahim.
Sa aming 20 taon ng operasyon, hindi kami nagkaroon ng permanenteng lokasyon para sa aming mga aktibidad o pagpupulong. Itong training center na ito ay parang panaginip na akala natin ay imposible pero nangyari talaga dahil sa Bangsamoro. Ibinahagi ni President Xi matapos ang mga seremonya ng turnover ng training center sa organisasyon. Wala na tayong dahilan ngayon para hindi makapaglingkod sa ating mga kliyente at isagawa ang ating mga programa at aktibidad para sa ating mga kapatid. Kasama na ang mga estudyante sa lugar. Magkatitiyak kayo na kami ay mga ngasiwa sa pangangalaga at wastong paggamit ng gusali. Hindi namin malilimutan ang mga pagsisikap na ito at ang lahat ng mga individual na gumawa ng pangarap na ito bilang isang katotohanan, dagdag niya. Sinaksiyan din ang napakahalagang okasyon ni na Alim Rasad Bakaraman, chairman ng Hayatul Ulama sa Pilipinas, Ranao Provinces, MILF commanders, officials at officers mula sa UBJP Lanao del Norte at ng mga grupo ng mga ulama at alimat. Para sa ating sunod na balita sa araw na ito, MHSD, TAF at UP Min magkasamang binisita ang Ground Zero sa Marawi City bilang bahagi ng Training on Fundamentals of Land Use Planning and Policies. Isang pangkat na binubuo ng mga kinatawanan mula sa Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, the Asia Foundation o TAF, at University of the Philippines Mindanao o UP Min, ang bumisita at nag-obserba sa kalagayan ng dating tahimik na kalye ng mga nawasak na gusali at mga abandonadong tahanan sa Ground Zero, Marawi City, kung saan nangyari ang pagmumuni-muni at pag-uusap at mga yapak ng mga kawani bilang bahagi ng Training on the Fundamentals of Land Use Planning and Policies na naganap noong 24 hanggang 27 ng Hulyo ngayong taon sa Lanao del Sur. Napili ang Marawi City bilang lugar para sa pag-aaral dahil bukod sa isa ito sa pinakamatandang lungsod, ito rin ang nag-iisang Islamic City sa Pilipinas. Kasunod ng 2017 Marawi siege, kailangan ng lungsod ang post-conflict urban planning efforts na nakatuon sa reconstruction at rehabilitation. Ibinahagi ni Jana M. Abdulkarim, itinalagang chief ng Policy Development Coordination and Regulation Division o PDCRD. Bukod sa Ground Zero, binisita rin ng mga kalahok ang Marawi City Hall, Amay Pakpak Elementary School, Kilometer Zero Point Marker, Lanao Public Library, Amay Pakpak Medical Center, Lanao People's Park, at Lanao del Sur Second District. Ang mga service at provincial directors sa Housing and Home Site Regulation Officers o HHROs, mappers at iba pang technical staff mula sa MHSD at mga profesor mula sa College of Humanities and Social Sciences o CHSS ng Department of Architecture ng UP Min ay dinala ang kanilang takeaways mula sa ginawang pagbisita sa mga lektura at workshop ng pagsasanay na nakatuon sa pagtatatag ng isang komprehensibong database at pagpapalakas ng kanilang mga pundasyon sa pagpaplano at paggawa ng patakaran. Layo ng pagsasanay, nabigyan ng mga kawani ng kaalaman at kasanayan sa mga batayan ng epektibo at angkop na pagpaplano at mga patakaran sa mga lugar ng pag-aaral na natukoy bilang mga prioridad para sa mga programa sa pagpapaunlad ng MHSD. Ang aktibidad ay nagbigay ng panimula sa mga teknolohiya ng Remote Sensing at Geographic Information System o GIS at ang kanilang aplikasyon sa pagpaplano at pagpapaunlad ng lungsod. Ipinakilala rin sa pamamagitan ng ginamit na module ang mga batayan ng pagpaplanong batay sa data at pagsusuri sa site at ang kahalagaan ng mga ito sa paggawa ng matalinong mga desisyon sa pagpaplano. Naunawaan ng mga kalahok ang composite mapping at kung paano ito magagamit upang lumikha ng mas komprehensibo at pinagsama-samang pag-unawa sa mga issue sa pag-unlad ng lungsod.
Pinuri ng team ang preserbasyon ng cultural heritage at historical sites ng Marawi bilang mahalagang konsiderasyon sa urban planning at pagbalanse ng reconstruction sa proteksyon ng cultural identity ng lungsod. Nagdala ng pansin ang siege sa pagsasama ng mga hakbang sa seguridad sa pagpaplano ng lungsod na nakakaimpluwensya sa paggamit ng lupa at mga desisyon sa pag-zoning upang mapabuti ang kaligtasan at mabawasan ang mga panganib sa seguridad. Ang pagmamasid sa Marawi City mismo ay nagbigay sa amin ng mga insights sa mga komplikasyon at hamon na kinakaharap ng lungsod na nagbibigay din sa kahalagaan ng socio-economic, cultural, at resilience na mga salik sa paghubog ng mga estratehiya sa pag-unlad ng lungsod. Pagbibigay din ni Chief Abdul Karim. At para sa ating huling balita sa araw na ito, mga division at section ng MHSD iniulat ang mga natapos at hamon sa unang monthly in-house updating. Sa pangangasiwa ng Information and Communications Section, sa ilalim ng Office of the Minister ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, naiulat ang mga division at section ang kanilang financial and physical accomplishments at mga hamon na naranasan sa unang monthly in-house updating na ginanap sa conference room ng MHSD Regional Office sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong 31 ng Hulyo taong kasalukuyan. Layon ng nagpapatuloy na aktibidad na pahusayin ang komunikasyon, pagyamanin ang pananagutan, at panatiliin ang malinaw at komprehensibong talaan ng pag-unlad sa pamamagitan ng paghikayat sa bawat dibisyon at seksyon ng ministry na regular na idokumento o i-record ang kanilang mga nagawa, hamon, at patuloy na mga gawain na makapagtatatag ng isang dinamiko at mahusay na framework. Makapagpapadalin ng mas mainam na kolaborasyon, nagpapahusay ng pagdedesisyon at estratehikong pagpaplano. Wika ni Salambay A. Abdullah, ICS Head. Sinimulan ng ICS ang pagtatanghal sa pamamagitan ng pagbahagi ng unang presentasyon na nagpakita ng mga financial accomplishments at nagdidetalye ng mga inilaan na obligado at ibinayad na sinundan ng mga pisikal na tagumpay tulad ng MHS Delivers Radio Program, magazine publication, at mga press release na naipost sa MHSD Facebook page at website. Ang mga sumunod na presentasyon ay gumamit din ng naturang format ng ICS. Para sa mga paparating na aktibidad, ang Policy Development Coordination and Regulation Division o PDCRD ay nakatakdang bumuo ng Technical Regulatory Services Citizens Charter on Frontline Services, magtatag ng Homeowners Association at Real Estate Database, maglunsad ng Bangsamoro Housing and Human Settlements Plan at isagawa ang Policy Forum para sa 2023. Samantala ay binahagi ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD ang status ng Comprehensive Land Use Plans o CLUP sa buong BARM na minarkahan sa bawat lalawigan bilang updated, updating o unformulated. Lumabas sa ulat na 13 munisipalidad sa Maguindanao at 6 sa Lanao del Sur ang nag-update ng kanilang mga kasalukuyang CLUP. Samantala, para sa mga island provinces, 4 na munisipalidad sa Sulu, 2 sa Tawi-Tawi, at 1 sa Basilan ang nagsimula ng mag-update ng kanilang mga CLUP. Ibinahagi ng Planning and Design Division na sa araw ng sesyon, ang MHSD ay naka-turnover ng 6 na training center sa buong Lanao del Sur at Lanao del Norte, habang may kabuuang 150 housing units na na-award sa buong BARM. 100 dito ay nasa Basilan at 50 sa Special Geographic Area. Isa pang training center ang nakatakdang i-turnover sa Sulu sa unang linggo ng Agosto ngayong taon.
Iniugnay naman ng Housing and Human Settlements Division sa ulat ng PDD ang kanilang presentasyon dahil ang Community Support Services ang nag-profile na sa mga benepisyaryo na nakatanggap na ng mga iginawad na unit ng pabahay at magpapatuloy sa social mobilization habang sinasanay ang mga bagong komunidad. Ang Monitoring and Evaluation Division bilang pinakabagong division na magsisimula ng operasyon ngayong taon ay nagsusumikap na palakasin ang mga miyembro nito at magtatatag ng wastong protocol para sa check and balance ng ministry. Ang aktibidad ay suportado ni Director General Esmel W. Ibrahim at Director 2 for Operations and Management Salem C. Dimuna. Hinimok ni DJ Ibrahim ang mga kinatawan mula sa iba't ibang mga seksyon at division na aktibong lumahok at ibahagi ang dapat nilang ibahagi. Pinasalamatan din niya ang ICS para sa kapuri-puring inisyatiba at pasilitasyon. Samantala, agad na tinugunan ni Director De Muna ang mga pangunahing pangangailangan na naiulat sa pamamagitan ng pagtukoy at paghimok sa mga tagapagtaguyod at mga taong responsable sa pagtuon ng mga problema. Bago nagtapos ang aktibidad, inanunsyo ang Best Presenter at Presentasyon at ang mga award ay tinanggap ni Naira A. Ali, Administrative Assistant ng ILUD, at Jehana M. Abdul Karim, Chief ng PDCRD. Ang mga pangunahing issue at alalahanin ay pinagsama-sama, iniharap, at unang natugunan sa ikalabing isa na lingguang pagpupulong kasama si Ministro Hamid Aminuddin D. Barra na ginanap sa sumunod na araw sa parehong lugar. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamahay, ako po ang inyong lingkod Bang Samoro Jewelry Bint Emran Muhammad at ang MHS Delivers ay magbabalik para sa segmentong IPH Health and Safety First at MHS Discusses makalipas nitong mga paalala. Mga biktima. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad. Mga internally displaced persons o IDPs. Mujahideen at kanilang pamilya at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang beneficiaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Barra at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development or Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Welcome back sa MHS Delivers. Narito na po tayo sa segmentong IPH, o Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. But before that, meron po tayong chat from our beloved at is Sally Salembay A. Abdullah, ang ating ICS head sa ating chat line. Assalamu alaikum, watching while in a workshop here in Davao City with DSUD 11. Oh! Good luck po sa inyong exhausting na workshops. Maraming lectures yan, pati presentations. And salam sa DSUD 11. Shukran for joining us sa workshop na ito. And we also have sa ating text line, this is from Sir Haron Saliao, na sabing, salam kabalay na manisan Ma'am Jo. Oh, thank you. Parihan kanuno Allah. Ah, syukran.
And thank you for the chat. Thank you sa mga nag-like at nag-share at nag-comment sa ating live stream. And syukran sa ating 17 million viewers, kumbaga. sa feel free to chat, mag-hi, magpa-shoutout, magbigay ng query at try namin sagutin as much as we can. Pero for now, sa ating segmentong IPH, pag-uusapan po natin ang mga training centers, specifically mga training centers ng MHSD. Narinig niyo kanina, may nabanggit na anim na training centers na ang na turnover kumbaga ng MHSD. Pero aside pa sa anim na yon, meron bago lang. Nabanggit na iginawad siya, pero hindi doon sa balita. Parang na-mention lang siya, pero hindi pa namin nabalita. Kumbaga, meron na tayong 7 training center ng MHSD na implemented na MHSD na initurnover na sa ating mga beneficiaries. So, for the 5 na yon, we have, where is the 5? That is a good question. So, nabanggit kanina, yung 6 training center ay isa para sa mga residents ng Baloy, Lanao del Norte. So, ang recipients noon ay ang Rabita Tulukotaba Bill Philippine Baloy o Advocators League of the Philippines Baloy. Isa siyang 2-story multi-purpose training center. Keep in mind, ang mga training centers, whether it's 1-story or 2-story, nakadepende po siya sa funds na naaprubahan para sa MHSD na i-implement. Na, kanina sa Baloy, na balita, nabanggit na funded siya sa SDF o Special Development Fund. Ang iba nating mga training centers ay under sa TDIF o Transitional Development Impact Fund na kumbaga mga MPs, mga parliament members ang may lead kung ano ang gagawin sa kanila. Isa pang 2-story multi-purpose human development training center ang naibahagi sa Barangay Pakalundo, Baloy, Lanao del Norte under the TDIF ni MP Said M. Sheik. Ito bago lang to noong July 20. Aside doon, meron din pong na-turnover na 4 na training center sa Lanao del Sur. Isa sa kanila ay human development training center sa Barangay Udalo at isa namang youth training center sa Barangay Radapan. Pareho silang TDIF 2021 ng Yumaong MP Muhammad Zainuddin P. Bato. Meron din tayong 1-story multipurpose human development training center sa na ibinahagi sa Arap Ulama ng Barangay Mipaga, funded under Minister Bara noong panahon niya bilang parliament member. At meron namang 2-story multipurpose youth training center na na-turnover sa Marawi Compensation Board sa Mindanao State University ng Barangay Dimalna. Funded naman ito sa TDIF ni MP Attorney Maysara C. Damdaman Latif. And ang latest na na-turnover na training center, inshallah mabalita po namin next week, ay ang multipurpose youth training center sa MHSD Sulu. Ito naman ay under sa TDIF ni Attorney Jose I. Lorena. Shoutout sa ating Sulu Provincial Office headed by our Provincial Director Attorney Najira Hassan. Shukran sa inyong pag-handle nung activity. And with that, meron na po tayong as of this episode ng radio program, 7 training centers na naibahagi, na-implement at kung sinong na-turnoveran ng mga training centers na iyon, sila na po ang bahala mag-maintain at mag-asikaso ng paggamit ng mga training centers na iyon. Next in line, we have our health and safety first. So, unfortunately, wala si Kuya Hamsi ngayong araw para i-deliver na ito. Pero I thought magandang ibahagi lang din. Kasi nung last June man ang Dengue Awareness Month, I believe importante pa rin siyang ipaalala ngayong panahon na medyo on and off ang ulan at mabagyo. So, ang ating meron tayong from the Ministry of Health or Healthy Lamitenios, galing itong post na ito, ang 4S contra dengue, lalong pinatibay, mag-5S na. Search and destroy mosquito breeding places tulad ng mga lumang gulong, paso, balde at drum. So kung may mga gamit kayo na nakalabas lang sa ulan at napupuno ng tubig,
sira, either sirain nyo na, itago nyo na, linisan nyo na, ibuhos ninyong tubig kasi doon nangingitlog ang mga lamok. At ang mga lamok na ito ay posibleng mga dengue carriers. Secure self-protection tulad ng pantalon, long sleeve na damit at mosquito repellent. So, gets kung mainit at uso at mas madali mag-t-shirt at mag-shorts kung naiinitan na. Pero mag-ingat kung lalabas or kapag maraming lamok, magandang protektado para hindi ka kagatin. Hindi ka madali kagatin at least ng mga lamok. Seek early consultation lalo na kung may sintomas ng dengue tulad ng mataas na lagnat at sakit ng kasuan at pananakit ng likod at mata. So kung nararamdaman nyo na ito, maghingi na kayo ng test. Magpa-test na kayo. Laging open ang ating mga health centers, alhamdulillah. And para mas madali, mas maaga maagapan, mas maaga makabalik sa dati. Support fogging and spraying only in hotspot areas. Shout out sa ating mga local government units kung available, or sa ating mga barangay health centers kung available pa po ito na service sa inyo. And sustain hydration lalo na kapag nilalagnat dahil sa dengue. So laging uminom ng tubig, laging siguraduhin na hydrated. So tubig. Kapag nilalagnat na kayo or even before that, may 8 glasses a day. So good luck sa ating lahat, Fia Manila. And inshallah, makakaraos din tayo ngayon. Panahon ng tagulan at tag-init na nag-aagawan. And with that, narito na po tayo sa highlight ng ating programa, ang segmentong MHS Discusses. Tatawa ba, ipapabalik na po natin ang ating guest muli. Makakasama po natin ngayong araw na ito ang Planning Officer ng Ministry of Public Order and Safety. Pag-uusapan natin ang Peace, Public Order and Safety and Security Committee, ang huling installment ng ating Bangsamoro Economic Development Council Series. Kasama ang Planning Officer Abdul Rahman Makapendeg o Sir Mac. And kapag available na po siya sa ating technical side. Yes, okay. Assalamualaikum, sir. Sir Mac. Waalaikumsalam. Okay, waalaikumsalam. Thank you muli, sir, sa inyong pagtanggap ng aming invite for your time and for your knowledge sa araw na ito. Yes, po, ma'am. Maraming salamat din po sa pag-imbita at Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sa lahat ng mga listeners po natin. Yes, and with salam din daw sa ni Ate Sally. Greetings, regards daw. Oh, yes po. Actually, mag-usap po kami ngayon ni Ma'am Sally at chills. Walaikum salam, Ma'am Sally. Sige. And so, hindi na po natin patatagalin. Let's dive right in. Sir, ano po itong Peace, Public Order, Safety and Security Committee na ito? Ano pong duties and responsibilities ng committee na ito para sa BEDC? Yes po. Para po sa kaalaman po ng lahat, yung Bangsamoro Economic and Development Council ng BARM ay nabuo mula nung may pasa ang Bangsamoro Autonomy Act No. 6 or the Bangsamoro Social Economic Development Act of 2019. Mm-hmm. Meron pong limang committees at I believe yung unang apat ay naging guest na po dito sa programang ito. Yes po. At itong Peace, Public Order, Safety and Security Committee ay isa sa mga limang committee ng BEDC kung saan meron kaming coordinative function sa pag-formulate at pag-implement ng policies, plans, programs, and projects related sa public order, safety, and security. Mm-hmm. Meron din po kami investment program, coordinate investment programming, budgeting, project development, and preparation of performance support of respective sectors. Kasama na rin po sa aming duties and functions ay ang pag-assist sa council in the analysis and adaptation of regional development goals and policies into specific sectoral objectives. So, kakita po itong pangatlong system function natin yung kakapasa lang ngayong taon na Bangsamoro Development Plan. Mm-hmm. Ang BDP. Yung 5-year plan ng Bangsamoro o yung BDP na tinatawag natin. Sunod naman po dito, meron din kami recommend policies and programs that will improve the performance of the respective sectors for consideration of the council.
and formulate and monitor implementation of policies, programs, and projects that will promote economic growth, equitable allocation of resources for local development. Para po sa kaalaman ng ating mga listeners, taon-taon meron pong required na at least 4 na meeting ang mga committees sa People's Convoy. Naka-5 na po ata kami ngayong taon. So, ayun po. Tapos, ang susunod po dito yung endorse to the council upon recommendation of various local development councils, policies, programs, and projects consistent and supported with development goals and priorities of the BARM. So, kung makikita po natin, yung 20 po talaga is economic and development goal yung sentro ng mga committees. Kasi kabilang na rin po dito yung DPOSCOM. Okay. So, isang mabilisang summary po, sir. So, POSCOM, ang Peace, Public and Order, Safety and Security Committee, kayo pong nagmamahala sa mga policies na ibibigay ninyo sa Executive Committee na gagawin kung papasa, i-implement. At kayo rin po ang magmo-monitor ng implementation na ito. May malaking input kayo sa BDP for your specific committee at nagko-conduct kayo ng regular meetings and you've done at least 5 meetings ngayong taon pa lang. Yes po. Okay. Tama po yun. Neat. With that, sir, nag-meeting kayo, ilan po kayo, sino-sino po ang mga members ng POSCOM na ito na nag-gather for these regular meetings at nag-craft ng mga policies na ito? I'm glad you asked po that question. No? So, yung chairperson po ng committee nito ay yung Ministry of Public Order and Safety, kung saan po ako nagtatrabaho, and ang co-chairperson po nito ay ang DPDA, led by our good engineer, Marjorie Ali, MMSA, and ang vice chairperson po nito ay Ministry of Interior and Local Government with Minister Atty. Naguib Simarimbo. Para sa mga miyembro po na to, kasama po dito ang Bangsamoro Daro Vista, Bangsamoro Human Rights Commission, Ministry of Indigenous Peoples Affairs, Bangsamoro Youth Commission, Bangsamoro Women Commission, ang PROBAR or ang AFP, ang PIDEA, PJNP, PFP, NBI, NAPOLCOM, at saka PGDR. PGDR? CGB, sorry po. Yan po yung ating Philippine Coast Guard, pero ito po yung perigin ng PROBAR. Yes po. Nitong taon lang din po na to, nagkaroon po ng 3 bagong miyembro ang IPOSCOM. Kasama na po dito yung Bureau of Immigration, Cotabato Field Office, Office of the Other Bangsamoro Communities under sa OCM, at isa na rin po na kasama po natin dito ngayon ay ang Office of the Civil Defense Regional Office BARM. So, kung mapapansin niyo po, ang membership ng IPOSCOM ay medyo unique kasi ang mga member natin hindi sila devolved sa BARM kasi kasama po natin dito ang ating mga law enforcement agencies and security sector. Yeah, more on, grabe ka, is it wrong to say na parang militaristic yung image na binigay ninyong mga members? We have police, we have Coast Guard, we have... tama po sir na may parang ganun yung image ninyo. Well, I mean, we have barang Bangsamoro Daro Lifta in there. Hindi naman po siya necessarily militaristic, no? Pero ito po talaga yung mga opisina na true na may mandato sa public order and safety, peace, tsaka security. True. Kaya sila po yung mga miyembro natin. Yes po. Yes. So, ganun sir, lahat ng members na ito, you convene every month, and you said 5 meetings na po kayo? Usually po every quarter, karoon po ng 3 meetings nitong simula ng taon dahil base po sa memorandum na inilabas ng Office of the Chief Minister ay na napunta sa mga committee yung pag celebrate po natin ang Bangsamoro Foundation Day. Kung matandaan niyo po, noong January 29, yes, that weekend, ay nagkaroon po tayo ng week-long celebration sa Bangsamoro Foundation Day.
I guess dahil sa MHSD was like more on DACOM, InfraCom, and kung doon kami nakafocus. So POSCOM, may ganung klase, nagkaroon din ng meetings nung panahon na yun. Did you secure the security of the region nung panahon na yun? Medyo out of topic ito ng mga questions. Ano po yung mga activities ninyo nung panahon na yun nung Bangsamoro Foundation Week? I'm glad you asked po. So, bukod po dun sa mga ilang activities na kasama yung buong sector natin, nagkaroon din po ng POSCOM Day. Yun po yung Thursday or yun yung last day nung... Yes. Hindi pa talaga siya last day. The day before ng last day na celebration natin ng Bangsamoro Foundation Day, nagkaroon sa tulong-tulong po yung lahat ng miyembro ng POSCOM doon, kasama na po yung lahat sila. For example, yung DHRC, nagkaroon sila ng legal assistance. Ah. Yung mga commissions po na miyembro natin, at ang ibang miyembro ay nagkaroon din ng peace forum, at meron din pong booth yung ating mga kasamahan sa Bureau of Fire Protection, kung saan parang yung ginawa nila ay parang fireman for a day. Parang ganun po yung pili ng kanilang booth. Yes po. That sounds cool. Maranasan mo maging fireman, ano, mag-slide ka nung pole or wait, no. Or yes, no. Oo. Tuturuan ka nila kung paano mag-fire extinguisher, tapos meron po sila yung sinet up na rappelling. Araw po na yun. Bukod din po dito, yung kasamahan na natin sa Coast Guard ay nagkaroon ng mangrove tree planting at saka coastal cleanup. Makabigay ito ng perspective, kasi yun nga ang immediate assumption sa POSCOM would be mga pulisya ang nasa labas niya. Pero kapag i-flesh out mo yung activities, by the end of the day, ang habol lang ng lahat is for peace at protection ng madla. And safety first ng lahat if ever may hidwaan or may danger na makaharap. Yes po ma'am, actually po kung makikita niyo po yung sa Bangsamoro Development Plan, sa pangalawang Bangsamoro Development Plan, yan po talaga yung pinupukaw nung naturang sector sa chapter 10 ng title na is Enhancing and Strengthening the Peace, Public Order, Safety and Security and Upholding Human Rights for Peaceful, Safe and Resilient Bangsamoro Community. Oh, that's nice. Like yung by the end of the day, we all just want peace. Yes po, of course, that is correct. We in the Bangsamoro talaga, we aim for parang ligtas at mapayapang Bangsamoro para sa lahat. Amen. Aside sa mga nabanggit nyo na po ng mga activities, may iba pa pong accomplishments na achieved ng POSCOM since its conception, o may mga policies po na naakyat na sa executive kwan na pwede nyong i-share? Yes po. Dinaan po ng Ministry of Public Order and Safety ang pag-observe or ng Bangsamoro History Month nitong March, kung saan yung Ministry of Public Order and Safety, pero sinama po namin yung buong committee at nasama po to sa mga naging meeting namin kung paano yung pag-implement ng mga activities ng panahon na yun. Bukod pa dito ay na-impacted po yung POSCOM sa pag-craft at pag-silat ng Bangsamoro Development Plan. Yes po. Alright. So mostly for now, you are an implementing body as MPOS, pero as POSCOM, you are a policy making body, kumbaga. Yes po, parang ganun na nga po siya. Basta po yung lahat ng mga yung sa BEDSI, yung mga programa, pwede niyo po siyang idahan sa POSCOM kung kasama po kayo dun sa sektor na yun. Para na pag-uusapan po yung economic tsaka development plan. Mm-hmm. Then sir, as outside of POSCOM, bilang MPOS, may activities po kayo na pwedeng i-share na pwedeng ma-readyhan ng mga constituents? Like may ma-join ba silang mga activities ninyo in future na they can look forward to?
Ah, yes po. I'm glad you asked that question po, no. Sa Ministry of Public Health and Safety, led by our good minister, Mr. Jose P. Muñoz, who is also a member of the parliament, we have 5 programs under our current fund source right now, or DADAAB. Mm-hmm. So, ito na po yung Safe Farm, kung saan we seek finalized information and recommended programs and policies to lessen challenges affecting public order and safety in the region through data gathering and management, investigation, monitoring and evaluation, visualization and analysis. Dito po, ang programa po na to ay community-centered, kung saan yung division o yung division na nag-handle nitong programa na to ay pupunta sa mga conflict-affected communities at inalam namin kung ano yung current situation sa kanilang lugar on public order and safety. Mm. So, yung pangalawang programa naman po namin or yung coordination with law enforcement agencies in the region or yung tinatawag namin na Clear Farm ay basically ito siyang coordinating or coordination with security sector where we hold conferences with agencies sa coordinated meetings involved sa maintenance ng peace, security, public order and safety to ensure unified reporting system on public order, peace, public order, safety issues in the region. Kasama na rin po dito yung pagsuporta natin sa mga law enforcement agencies at we really want to build or strengthen the coordination between the NPOs and the law enforcement agencies as well as the peace, different peace mechanisms and security sector here in the region. Dito naman po ay yung coordinated meeting namin ay binadala namin sa bawat province, kasama na rin po yung SGA. Kasi we really want to check kung ano yung current situation ng public order and safety with our law enforcement agency, security sector, as well as the peace unit. Ang pangatlo naman po namin programa ay yung peace building initiatives, kung saan meron kaming ilang mga initiaries na really intend to augment the normalization efforts of the national government and the Bank of Moro government. For example, natin po dito ay meron kaming assistance and peacebuilding trainings for our MILF combatants, kasama rin po yung BWAB. Kasama na rin po dito sa programa namin ang assistance to local insurgents, orphans of war, mga vulnerable institutions here in the Bangsamoro. Yan po yung mga beneficiaries natin sa programang ito. Yung pang-apat naman po namin programa o yung popularization of Bangsamoro historical events, ang target naman po talaga nito is we really want to revisit historical events that shape the Bangsamoro struggle. Kasama na dito yung Jabi the Massacre, the Manili Massacre, the Palimbang Massacre, at iba pong mga historical events na nangyari sa Bangsamoro bago pa man po nagawa yung Bangsamoro Autonomous Region Ministry in Mindanao by virtue of the UN. And lastly po, ito po talaga yung banner program ng Ministry of Public Order and Safety kasama sa ating mandato ay ang Alternative Dispute Resolution Program, kung saan na-address natin ang RIDO dito sa ating rehiyon. Kasi alam naman po natin isa sa mga main impediment in achieving sustainable peace and advancement of the region. Dito po sa programa na to ay meron po kaming mga capacity development for our local mediators sa iba't ibang areas po ng BARB. So ito ay kalat po ito sa lahat ng probinsya. Kasama din po ang SGA. And dito rin po meron po kami project na kambalingan po saan tinutulungan namin makarebuild yung mga RIDO affected areas. So ayun po yung mga programa namin na pasok sa regular funds. Pero meron po kami katulad po ng ibang ministries natin sa Bangsamoro ay may special development funding po kami at PDIF po na katulad po nung sa ministry ninyo ay tuloy-tuloy nung po yung implementation. Alhamdulillah. Those are all. Maraming activity. Like most on, mapansin dun sa nabanggitin yung activities is more on empowering people. So parang it's developing the people in baga. Kaya more, I guess sa MHSD mas makitaan mo na mas physical na accomplishment would be mga bahay or mga training center. Pero meron din kami mga empowering people na mga activities. Hindi lang siya mas makita. Sa MPOS talagang aside sa protective measures ng
mismong mga protective institutions, meron namang more on it's magandang perspective na peace building starts with the people, kumbaga, which you're really doing great on. Alay, ma'am, kung if ever may time ang ating mga kabalay na nakikinig or nanonood, ma-check ninyong MPOS na Facebook page. Ang dami nilang RIDO settlements na mga articles na nagawa for conflict-afflicted families ng RIDO. And it's very heartwarming na makitang na-accomplish sila, kumbaga. Yes po, that is correct po. I-share ko na lang din po sa mga kasamahan po natin na ngayong taon na lang po na to ay natapos na po namin yung target namin ng 72 RIDO cases in the region. Pero we really want to do more for ano, dahil alam lang po natin na rampant yung RIDO dito sa ating region, and our part of the ministry is we want to really reduce the RIDO as the proper outcome of the program. Yes, and from the MHSD side, gusto talaga namin walang if ever magkaroon ng RIDO dahil sa lupa. Kasi isang malaking part ng pag-acquire namin ng mga housing projects is security nung lupa, na walang problema sa lupa, na okay ang lahat ng titles at papeles at walang magkakaproblema kapag patayuan siya ng mga pabahay na ito. So, malaking tulong ang ginagawa ng MPOS. Kasi the less RIDO cases on land, the more housing projects from MHSD. Yes po, that is correct po. Tayo naman po sa BARM, tayong mga empleyado ng Bangko para Government, we really do our best para to ensure na yung pag-implement natin ng program ay smooth at maging maayos po para sa lahat sa ating mga constituents. Amen. All rooted in moral governance. Alhamdulillah. What? With that much to our desire to learn more, maybe one day baka pwede tayong mag-cover ng MPOS activities or specific ministerial activities updates in the future after nitong BEDC. But for now, much to our desire to learn more, sir. Papatapos na po ang ating oras sa episode na ito. Pero bago po tayo maghiwalay sa episode na ito, may gusto po kayong mensahe na nais ipahiwatig sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo o nanonood sa ating live stream? Yes po. Again po, nagpapasalamat po ang Ministry of Public Order and Safety sa invitation na ng Ministry of Human Settlements and Development, at we are very thankful to discuss the BEDC and the activities, programs, and projects of the Ministry of Public Order and Safety. And maraming salamat po sa pakikinig sa ating mga avid listeners at manonood sa ating Facebook Live. Kung meron po kayong gusto pang malaman sa Ministry of Public Order and Safety, maaari niyo pong listahin ang aming website, ang aming Facebook page, and ang aming ilan pang social media accounts. And open naman po ang Ministry of Public Order and Safety kung meron po kayong mga issues and concerns or mga suggestions sa aming pag-ibigyan. Maraming salamat po ulit, ma'am, sa pag-imbita sa amin. Yes, shukran, sir, sa inyong time, sa inyong oras. Shoutout kay Sir Marwa. I'm gonna butcher his name. Marwin! shukran po kay Marwin Joko for facilitating our communication. And Sir Poloy, especially for the connection, for connecting us with our guest. Shukran, MPOS, for your services. Shukran, Sir Mac, for your time and your knowledge. And with that, wassalam sa ating Ministry of Public Order and Safety. Hopefully, we can have them again. We can have you again, sir, for iba naman na mga topics. Inshallah po, ma'am. Wala namang problema sa amin yun. Mag-ipita lang po kayo. Yes, shukran. Thank you po ulit, ma'am. Shukran. And with that, dito na po nagtatapos ang ating MHS Delivers. Bago po tayo maghiwalay, narito po ang ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, sa numerong 0955-799-4778. And without further ado, ang ating unang tanong ay,
magbigay ng isang miyembro, hindi ang chair, hindi ang co-chair, magbigay ng isang miyembro ng Peace, Public and Order, Safety and Security Committee. And ang ating second question, meron pong 5 programa sa regular fund ang Ministry of Public Order and Safety. Magbigay lamang ng isa. And sa ating huling tanong sa araw na ito, ano ang total targets ng MPOS para sa ma-resolve ang RIDO cases ngayong taon? So may binigay si Sir Mac ng target nilang RIDO cases na i-resolve ngayong taon na na-reach na nila. Saludo, na-reach na nila yung RIDO, yung target nilang RIDO cases. Dadagdagan pa nila hanggang sa makayang sa matapos ang taon na ito. Pero ilan ang total targets nila ngayong taon for settling RIDO cases? So muli, ang first question, isang miyembro ng POSCOM, hindi pwede ang chair or co-chair. Second question, numero ang sagot, ilan ang programs ng MPOS under regular fund? And last question, ilan ang total targets ng MPOS ng, na ma-resolvang RIDO cases? So dalawang questions, numero ang sagot, isang question, member ng POSCOM ang sagot. At dito na po, nagtatapos ang ating programang MHS Delivers sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Hamid Aminuddin D. Barra, Deputy Minister Aldin H. Asiri at Director General Ismael W. Ibrahim. Pati ang ating mga kabalay sa Information and Communications Section, Salembay A. Abdullah, ang ating beloved ICS Head, Dato Nohas A. Daud, Hamsari H. Pala, get well soon. At ang ating technical side na si El Mansur S. Ugaw. Shukran, shukran, shukran. Shukran rin sa ating mga kabalay sa DXMS na nakasama natin ngayong araw na ito at sa ibang araw pa ng episodes natin. Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis. Kami po ang inyong lingkod Bang Samoro na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod Bang Samoro, Joy Ria Bintemran Muhammad, nagpapaalam na po sa ating 129th episode at nagsasabing assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. MHS Delivers. Pakinggan ang weekly program ng Ministry of Human... Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.